Hi guys, my name is Nick at ito nga ang Nick Creation Channel. So pag-usapan lang natin ngayon guys itong Epic War. So kung matatandaan nyo, for the past few days nakausap natin yung CEO nila, yung first creator, initiator nitong project na to. So guys, kita nyo naman yung thumbnail noon. So nandito sa taas, nakausap natin dito si Boss Jay. So guys, itong project na to, so napag-usapan na natin yan during AMA. Halos lahat ng mga tanong na itanong natin doon, and ito lang yung mga sure, di ba? So meron talaga tayong nakita na malaking potential dito, sobrang quality nung pagkakagawa ng game na to. Actually may existing na sila na game na product, so bago pa lang sila mag IGO or IDO, may game na natetest na to ng mga tao. And yung favorite natin sa channel na to, di ba, free to play. So in terms of experience and checking yung game, so andyan na yun sa Epic War bago pa tayo mag-invest doon. Actually, kung babalikan natin yung usapan natin doon, meron din siyang mga chance pa rin na maka-earn ka ng NFT kahit na hindi ka paid player or free lang yung pagpasok mo doon sa game. Marami din tong good backers, tapos yung team niya guys, hindi lang to isang team. So grupo to ng mga gaming studios, art studios, even yung mga music ng scenes or ng game. So talagang pinaghihirapan nila dito. So halos lahat nandito na guys. And siguro yung pag-usapan na lang natin dito para maiba naman. So focus na lang muna tayo dun sa pitch deck. Tapos yung kung lalaruin man natin tong game na to, so siguro sa separate video na lang yun, magla-live stream na lang ako. Tapos pag-usapan natin ano yung mga upcoming events ulit, balikan natin. Para kung tingin nyo interesting sa inyo itong project na to, and gusto nyo pasukin to, whether gusto nyo makakuha ng token nila, gusto nyo makabili ng NFT. So yun guys, alamin natin yung mga social media accounts nila din, lalagay ko sa description, pati yung mga upcoming events nila, okay? Pakita ko lang sa inyo, ito yung mga ano natin, kapwa NFT game reviewers and influencers. So si Crypto Sainty, so na-cover na niya lahat yan, yung website, yung white paper, dinaanan niya na, and then tinry niya na rin yung laro. And meron pang iba dito guys, si Buhok Gaming, so okay din yung mga reviews nila, halos na-cover na lahat, pati to si Boss Alrock. So na-review na nila halos lahat ng information about the project. So para lang na ma-cover natin ulit yung overview and then yung mga upcoming events, so pag-usapan natin yun. Okay, so push na natin dito sa pitch deck natin. So guys, ito nga yung Epic War. So itong Epic War guys, so this is targeting nga yung world's top 3D FPS, so first person shooter blockchain game. So guys, alam naman natin gaano ka-hook ang mga Pinoy, hindi nga lang Pinoy, as in global, 'di ba? Sa Counter-Strike, sa Valorant, and even nga guys, yung mga Left 4 Dead or basta mga shooter game. So lahat, marami tayong mga, so ang tawag nga dito sa game nila, Epic War. So sino daw itong Epic War? So itong Epic War team guys, ang focus talaga nila is 3D blockchain cinematic game and collectibles, metaverse VR co-op RPG, and free to play to earn, and game DAO. So I think guys, kung nagbabasa-basa kayo no sa mga social media and even mga documentaries related sa crypto or sa space na to, sinasabi nila na ang 2022 DAO will be the year of DAO, sabi nila. So decentralized autonomous organization yan. And then guys, kung babalikan din natin yung mga pinag-usapan natin sa AMA, so target talaga nila dito guys is parang Ready Player One. So ibig sabihin, in the future, magpapasok din sila ng ibang mga characters dito sa virtual world nila na 3D, di ba? Cinematic din. So tingnan natin ano yung mga future na mangyayari dyan. So vision nga nila, maging pioneer ng VR FPS gameplay. So VR, alam nyo na yan guys, so yung virtual reality, di ba? Na pag nagsuot ka rin ng VR, so parang may view ka ng 360. So yung experience mo, parang nandun ka talaga sa virtual world, di ba? So objectives guys, unang-una sa lahat gusto nila magkaroon ng at least 1 million na download for mobile and PC.
So this is in comparison to 10 million downloads ng Call of Duty, ng PUBG. So around 10% tina-target nila yun for the first year. And then more than 100,000 na daily active users. So dyan nila nire-ready yung project nila. And syempre, hindi lang basta users. Dapat yung satisfaction, yung user rating, nasa at least 8.3 out of 10. So introduction lang nga guys. Napag-usapan na rin natin to sa AMAs. So yun nga, yung Epic War is a free-to-play, free-to-earn multiplayer game that developed with three main concepts. So yun nga, yung FPS, multi-chain, blockchain. So yun guys, multi-chain to. So hindi lang sila nakafocus sa isang blockchain network. So kung matatandaan nyo nga, sa BSC muna sila, and then sa NEAR, sa Solana, sa Polygon. So yun, multi-chain talaga yung target nila para mas ma-unleash yung potential. And then NFT. Yun, nakita nyo naman guys gano'ng ka-quality yung graphics nila, yung mga character assets. Pero I think yung kinaibahan nila sa iba, bukod sa parang team game siya, diba? So pwede rin magkaroon ng mga survival na mode within the game. Sige, let's move forward. So yung benchmarking na nila, kapag titingnan natin yung ibang mga traditional na game like CSGO, PUBG, and then yung NFT games like Axie Infinity, Decentraland, and Polkamon, gusto nila ma-achieve nila lahat ng mga features na to. So when it comes to game styles, diba? So usapang ano to eh, universe, di ba? Sa kanila, Epicverse, alien, monster, yung mga kinakalaban nila dito. And then 3D game design, parang Axie become known sa simple na game, and then 2D lang, di ba? Pero ngayon, ang hinihintay natin yung mga AAA, yung talagang mga ibang quality, yung graphics. So game storyline, so yan nga yung isa sa mga titingnan nila, kaya pagpupunta kayo dun sa website, meron din silang mga comics. And then team communication, PC and mobile available, so hindi lang siya sa mobile phones, sa PC din. And then play to earn, blockchain, and token inflation control, which is I think ito yung laging challenge din ng mga maraming mga projects. So yun, all in one game, so yun yung tina-target nila. And naman guys, yung mga killer points ng Epic War, so free to play, play to earn, so lower barrier to entry with free to play to earn model. So good thing yun guys, hindi mo kailangan magbayad ng kahit ano, pero makaka-own ka ng character at equipment, or makakahiram ka dahil doon sa renting feature, tapos pwede ka pa rin maka-earn ng mga rewards within the game. So I think sobrang generous nila doon sa part na yon. So top 3D FPS blockchain game. So yun guys, makikita nyo naman to sa mga review din ng ibang mga YouTube influencers, kung gaano ka-solid yung graphics nito, anong experience nila. So swabing-swabe. And in the future, wino-work on nga rin nila yung VR technology para mas magkaroon ka ng realistic na experience. Okay, so community-based game. So yun nga guys, alam naman natin gaano ka-importante yung community sa mga play-to-earn games. And ito ngang DAO. Kasi nga, mas nai-involve dito yung mga investors, yung mga players, yung community, para mag-decide doon sa direction ng project, yung mga voting rights niyan. So, big deal sa kanila yon. Ito yung binubuo nila na Epic DAO. Alright, so makakatulong din kasi yun to discuss yung mga programs, yung mga events, yung mga decision making. Right, so multi-chain access. So scalable siya to cross-chains. So yung transactions including exchange, farming, and trading on Epic War are compatible to multi-chain decentralized applications. So magde-develop sila ng sarili nilang sidechain functions for players in the future. So magkakaroon ba sila ng sarili nilang Ronin in the future? O malalaman natin yan sa future. Alam natin na hindi rin yan ganun kadali. Pero mukhang capable naman tong project na to. Okay, so balikan lang natin yung unique selling proposition nila, yung game model. So meron nga silang 3D cinematic gameplay, blockchain technology, tapos yung gamification platform. So yun nga yung game plus comic book plus film plus DAO, and then metaverse VR gameplay. So kung na-curious kayo dito sa comic book, so pag
pumunta nga kayo sa website nila, makikita nyo dito na merong mga storyline na ginagawa. So, ito yung chapter 1. Kapag kinlik nyo yan, mapupunta kayo dito sa comics and then pwede nyo basahin yung story ng game. Diba? Interesting. Kasi nga, hindi lang basta-basta role-playing game, pero alam mo na merong story behind the game. So, okay na okay din yun, no, guys? Alright, guys. So, move tayo. So, game statement in intrinsic value nga. So, target nila is yung party feeling, environment, and teamwork. Tapos, in-game rewards and passive incomes, digital ownership through blockchain gamification, trustworthy, and fair mechanism. So, yun guys, yung mga information about that. Kailangan silipin lang natin yung ibang mga information na kuha natin about Epic War. Ongoing na yung testnet nila sa project nila pero more on PVE lang yun. So dito sa nakuha natin na ibang mga insights din. So i-fix na nila yung mga bugs na nakuha dun sa phase 1. Tapos i-improve din nila yung user experience of Map Mar and Map Moon, and then mag-a-add pa sila ng ibang mga map. And then guys, I think sa next na testnet, so pwede nang maglaro with a team. So meron ng team play mode, di ba? So yun na yung sinasabi natin dito na intrinsic value din talaga na gusto nila ma-enjoy ng mga tao yung game nila. Alright, so prologue. So dito makita natin nga na parang may pagka sci-fi talaga eh yung ginagawa nila na game. So dito, kung familiar kayo guys, di ba? Pag may mga nadidiscover na mga planets, pinapangalanan nila ng Kepler, and then yung number, tapos may code lang din. So, depende yun sa sineset ng mga scientist. Okay, yung mga ways para maka-earn tayo. So, battling, PVE adventure. So, ito yung makikita nyo sa mga nilaro nila, Crypto Sainty nila, buhok gaming na may pinapatay sila ng mga monsters. Tapos makakapili ka ng character mo, whether ano, more on damager or more on tank. So, sa mga next videos natin, maglalaro tayo ng Epic War. And then, battling. So, PVP and tournament. So, alam niyo na yan, guys. So, syempre, pwede mong makalaban ng ibang mga players din. And then, yield, staking, and farming. So, magkakaroon sila ng ganyan. Which is important din para ma-hold natin yung value, di ba? Ng tokens, ng NFTs. And then, marketplace. So, NFT trading and NFT rent out. So, alam niyo na yan, guys. So, scholarship and trading ng mga NFTs. Right? So, economic flywheel. So, yun nga guys, kapag bagong player ka, mag-armor up ka. Whether gusto mong bumili ng sarili mong NFT, gusto mong gumamit ng mga free weapons, or gusto mong mag-rent sa marketplace. And then, after natin gawin yan, pag free player ka lang, so more on PBE gameplay ka lang, then makakuha ka syempre ng rewards or random NFT items. So ito yung minimension ko kanina na ang generous nila kasi kahit free player ka lang, pwede kang maka-earn ng NFT. Basta paghihirapan mo lang yata, mag-grind ka. And then sell or rent NFT. So pwede kang magpa-rent, pwede kang magbenta, right? Or pwede kang mag-rent or bumili dahil sa natuwa ka sa experience mo as a free player. And then upgrade. So yun nga guys, sabi nila, the more you stay sa game, the more na pwede mong i-level up yung mga weapons mo or NFTs para mas maging competitive ka with other people. So raid player. So yun nga, PBE gameplay ka. And ang advantage ng paid player, so meron kang PVP gameplay. So betting mode, token reward, random NFT item, and then sell or rent NFT. So yun lang yung mga pare-pareho lang yung flow. Ang tanong naman ng karamihan, sinasabi nila baka maging pay to win, which is nakita rin naman natin talaga yun guys, na mas mahal yung ano mo, NFT mo, mas parang lamang ka sa iba. Pero ang kaibahan kasi nito guys, kapag naayos nila yung MMR, siyempre, yung reward pool din nun, nag-iiba-iba rin yan eh. So, yun yung kailangan nila na ma-ensure para hindi ma-feel ng mga tao na pay to win. Pero guys, the reality is, kapag ka early adopter ka, nakabili ka ng mga NFT sa simula. So, siyempre, kung meron silang mga parang random opening ng mga boxes or may gacha system sila, pwede ka makakuha ng mataas na rarity. Diba? Kung nasa early phase ka, and di mo masabi na pay to win pa rin yun kasi nga kung swerte ka talaga, pwede ka makakuha ng malakas, diba? And then pay to play. So yun nga guys,
yung PVP nila is more on token betting. So, siguro kapag nanalo ka, winner takes all, or baka may percentage, diba? So, depende siguro yan sa type ng game mode. Alright, dito makikita natin guys na yung sa PVE nga, more on boss fight. Tapos yung PVP naman, so pwedeng 3-on-3, pwedeng 5-on-5, pwedeng 8x8. Game revenue, yun nga, yield gained from assets appreciation, yield produced from fee of active play and trades, revenue gained from NFT sales, yung revenue coming from esports, sa mga raids, sa sponsors, and then revenue din sa mga advertising na pwede nilang gawin within the game. So yun guys, I think mga straightforward naman to, and di na kailangang i-explain, so alam nyo na yan yung mga nangyayari na yan within the project. Okay guys, so share prototype, I think ito yung way nila to share din na paano yung ecosystem or usage ng mga revenue para sa control and sustainability ng game. So ito nga guys, yung premium NFTs, esports, advertising revenue. So yun nga guys, yung napupunta sa game development, sa treasury, and foundation pool ng mga creators. And then yung game and marketplace transaction fees naman. So yung revenue niyan mapupunta sa creator funds, and then burning token inflation control, and then staking pool. Lahat ng mga nandito sa lower part guys, syempre yung impact niyan and yung matutulungan nito is yung mga token holders, players, creators, and investors. Alright guys, so let's move na sa next slide pa. So yung Epic DAO nga, so magkakaroon sila ng sarili lang DAO. So alam niyo na guys yung concept niyan, and lagi natin napapag-usapan yan. So it means lang naman na more involvement from the investors, from the community, para makatulong dun sa mga decisions or ideas how they can strengthen yung project. Of course, related na rin yun dun sa game, sa token, and economy nung game. So game roadmap naman tayo guys dito sa Q1 2022. So beta PVE, so natapos nila yung game teaser, yung beta nga ng PVE na nakita natin. Marami ng mga naglalaro niya, nagte-test. So yung mga funding tapos na rin, staking and marketplace and IGO. So tinarget nila yan for the first quarter. For the second quarter, ito na nga yung mga team mode, diba? So magkakaroon na ng PVP version for testing, and then DAO governance, and meron silang guys nung deep face technology para mas ma-personalize pa nila dahil nga Ready Player One, diba? So kung naglalaro ako, pwede kong i-customize yung player ko, yung mukha ko yung lalabas doon. So exciting, no? And then guys, yung quarter 3 full release na. So bisa beta feedback, syempre incorporate na lang yun. Official version release, and then multi-chain. So mag-start na sila na i-finalize din yung connection nila with other blockchain networks. And then quarter 4, Epic DAO regulation, network optimization, marketplace optimization, and season 1 PVP tournament. So magkaka-tournament guys. And then next year, yun na yung metaverse nila na may VR gameplay, and then matchmaking improvement, more expansion na, and update based dun sa mga tournament and metaverse phase. Alright? So tokenomics na lang din guys for your information. So makita nyo dito yung mga distribution. So seed sale, wala silang nakuha ng TGE, tapos cliff ng 6 months, and then 24 months na linear monthly. So every month, i-distribute nila yon yung total allocation. And then private sale, yun nga guys, 5%, and then 6 month cliff, and then 24 months vesting. So tandaan nyo guys, yung pinaka-public token launch nila, parang May 13 yata, after ng IDO nila. So it means na mga by December na marirelease pa yung ibang mga tokens dito. So marketing naman guys, makuha nila mga 5%, and then walang cliff. So monthly makakuha na sila ng budget. So kung kailangan nila na i-market yung project, meron silang budget dyan. And then for the team, so in terms of the allocation, most of the allocations are up to 10%, except for the team, the in-game reward, and the treasury and the ecosystem growth. So total ng supply around 1 billion. So alam naman natin guys, wala sa control natin yung mga buying and selling pressure ng mga tokens. So magiging crucial talaga dito yung pag-build nila ng community
yung mga marketing events nila, and at the same time syempre kung magustuhan ng mga tao yung gaming experience, so maraming mag-a-adapt dito sa game nila. So yung team nila guys, so medyo malaki talaga yung team behind this project. So this is created and incubated by ICT Labs, so isa to sa mga known din na mga credible and competent na organization sa space na to. And then kita natin dito yung ibang mga group like Abby's World, Hope Rocks, Black Negatives, Psycho, Digilab, what else? Ito hindi natin mabasa eh, pero ayan, so may isa pang team dito, and then Royer Studio, and then Limian Studio. So maraming mga game studios behind this project. And di na tayo magugulat kasi yung quality ng game, di ba? Talagang pinaghirapan. More than 50 yung members na, na nag-work on dito sa project nila. So ito naman yung information ng iba. So yung mga lead advisor, supervisor, project lead, marketing lead, finance lead, blockchain lead, game lead. So yung mga information. Core team and founders. Guys, kung gusto nyo makita yung mga information ng core team, so nasa white paper naman nila, and docs na docs yan guys kapag kinlink nyo. May mga LinkedIn accounts din sila na pwede nyo i-check based sa mga experience nila. Pero nakita nyo naman guys si Jay doon sa AMA natin. And makikita natin gano'n niya talaga kaalam yung project. Kayo na lang din yung mag-judge guys kung ano sa tingin nyo dito sa project na to. No? So puntahan na lang din natin tong Epic War announcements para makita natin ano ba yung mga ganap dito guys. So make sure natin na alam natin yung mga links nila. So yun nga guys, makikita nyo dito na so talagang may mga ginagawa pa sila ng mga adjustment dito. So I think this is a proof lang din gano'n sila ka-committed dun sa project nila, kasi yung cliff ng team and ng advisor minove na nila from 6 months to 12 months. So, mas matagal, di ba? Pero nakita rin natin na, syempre, may mga makukuha rin sila ng mga budget coming from marketing. So, given nga na pinaghihirapan nila yan, sana later on, di ba? Ma-reward din sila dun sa mga pinaghihirapan nila sa project. Alright? So, move on naman tayo dito sa iba pang mga information. So, yung mga whitelisting, guys. Ongoing na yan. Para kung gusto nyo makabili ng mga tokens nila. So, eto nga guys, tong GameFi, RedKite, BULLPERKS, and ACESTARTER. So, nagsimula na yan ngayon. Yung mga whitelist registration, isi-share ko na lang yung link sa description. And tandaan nyo guys, yung IGO and IDO date, May 12 na yan. So, ilang araw na lang yan. 6 days na lang. And yung listing and claiming ng tokens, May 13. So, yun na yung pinaka-public token launch nila sa Pancake Swap. Right? So, details lang. So, yung pricing ng token na to na i-release nila is 0.04. Okay, so around 2 pesos yan. And then vesting schedule, 20% at TGE. Kapag nakakuha tayo ng tokens. Okay guys, so eto pala guys. Nandito na rin pala yung mga links, yung mga guidelines ng mga whitelisting. So make sure nyo na lang na nandito kayo sa announcement channel nila. Share din natin to sa description ng video natin para hindi kayo maligaw. Okay guys, so to add na lang. So eto nga guys, etong shinare ng Epic War Game Trial Hot Offer before IGO Day. So, pwede ka makasecure ng $30 IGO ticket through GameFi. So, isa to sa mga launch pa nila. And aware ako guys, kung talagang nandito kayo sa Play to Earn Space, baka familiar din kayo dito sa GameFi. Diba? So, kailangan nyo lang gawin dito para ma-win nyo yung ticket na yan. So, register your slot on GameFi Launchpad and then successfully knock out 20 monsters in a game match. Right? Okay guys, so click nyo lang tong link na to sa post ng Epic War. So follow nyo rin yung Twitter nila para, di ba, updated tayo sa mga information. So kapag click nyo ng link na yan, andito na lahat ng mga details, instructions. So follow na lang natin yan kung interested tayo na makakuha ng token nila. Alright? So guys, nakita nyo naman gaano ka solid yung Epic War, di ba? And nasa kanila na yung lahat ng mga tinitingnan natin para sa matatawag natin na legit project. Pero tandaan nyo guys, syempre hindi naman to financial advice and wala naman talaga nakakontrol ng mga token appreciation or NFT appreciation. Kasi depende rin yan sa mga tao na mag-embrace sa project. Pero ang kaya lang natin gawin, di ba guys, mapili natin yung mga projects na talagang dumaan sa mga KYC process, talagang may mga known partners,
and as much as possible may working na na game, 'di ba, para hindi rin natutulog yung mga investment natin. And ito na nga yan, guys. So ito na yung Epic War na isa sa pwede nating consider na game, given na rin sa genre nito na alam mo yun, pwedeng magkaroon ng malaking user base adoption. So naghihintay na lang naman tayo ng play to earn game na alam mo yun, AAA, and at the same time, di ba, magiging mainstream din aside sa Axie Infinity na nakita natin, di ba? So yun, yun lang guys. So I hope nakatulong sa inyo itong video na to, and nire-recommend ko rin na panoorin niyo yung video ni Crypto Sainty, ni Bohok Gaming, ni Alrock, and I think marami pang ibang mag-release ng video para rin sa validation nyo. So kung gusto nyo pang makita ang iba pang mga contents related sa Epic War, sa Nick Creation, so ayun guys, encourage ko kayo na mag-subscribe sa channel natin, and at the same time mag-release pa tayo ng ibang mga series of videos related to Epic War. So yun na lang muna guys. So thank you for watching and see you all in my next video. Bye-bye!